Okay mga ka-venture, welcome back to my channel ulit, yung Arsenal's video. Mga ka-venture, so bago ang lahat, sa hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo para update kayo palagi sa video natin, maraming klaseng video. So, like and share din para at least ma-share natin yung knowledge na ito. So mga ka-venture, ang pag-usapan natin ngayon ay paano ka ba maging isang certified, matawag na isang certified businessman? Hindi lang bilang isang negosyante, certified businessman. So, ito, simple lang mga ka-venture. Huwag lang kayong kukurap. At sa dulo mga ka-venture, mayroon tayong shout out. So, bago ito mga ka-venture, so, abangan nyo yun. Sinong shout out natin dyan? Mga ka-venture, ano ang kaibahan ng isang negosyante at certified na negosyante na tinatawag? So, ang negosyante yung hindi siya lisensyado. Ibig sabihin yung business niya, wala siyang permit. So, certified, ibig sabihin, certified, sertipikado siya ng DTI, munisipyo. So, papaliwanag ko mga ka-venture. So, ito. Paano ka ba maging manager at tawaging businessman or businesswoman? So, yun mga ka-venture. So, mga ka-venture, step number one. Number one, literally, o reality, kailangan mo ng kapital. So, pag may kapital ka na, basta mo na lang ba ito i-negosyo o ano? So, malulugi ka niyan kung bira ka ng bira. So, mga ka-venture, step number two, yun ang tawag na makiramdam o magplano. So, okay. Pasok tayo sa plano, magplano mga ka-venture, no? So, mahalaga ito mga ka-venture para hindi ka kagad malugi o ma-pin down. So, letter A doon sa pangalawang tips, step number two. So, letter A, alamin ang paligid or ano ba ang ibig sabihin alamin ang paligid? Ibig sabihin, mag-imbestiga ka, ano ba talaga ang uso sa lugar na yan? Ano ang kailangan ng mga tao? Anong in? Ibig sabihin, no? Uso ba uso? So, anong patok? Ibig sabihin. So, yun mga ka-venture, i-casing mo muna yung lugar, pag-aralan mo muna. Tsaka yung panahon, halimbawa panahon, mainit. So, halo-halo, example, small time na, no? Halo-halo, ano? Example ha? So, isang tip yan mga ka-venture. So, yung example, water refilling, effective ba doon? So, yung mga tao ba doon, mahilig ba sa ganyan? O, basta titingnan mo mga ka-venture, ano bang hilig nila? So, yun. Pag-aralan mo muna yon. Kung hindi mo kayang mag-aral, mag-hire ka ng nag-a-analyze. So, mag-hire ka. Kailangan mo talaga ng kapital, mag-kapital para gusto mo nga mag-negosyo eh. So, pangalawa mga ka-venture, letter B. Alamin mo siyempre ang sarili mo. Kaya ko ba ito? May talent ba ako nito? So, yun mga ka-venture, mga tanong sa sarili. Magaling ba ako? Alam ko ba ito? So, yun mga ka-venture, yun ang mga tanong doon. So, literacy mga ka-venture, kailangan masagutan mo yun. Literacy mga ka-venture, kaya ba ng budget ko o kaya ba ng budget mo? So, example, nakaisip ka ng printing services. So, mga ka-venture, alamin mo kung paano mo pagkasayan yung kapital mo. Bira ka ng bira, eh, wala ka palang, kulang palang kapital mo. So, wala din. Lugi agad. Hindi pa nagsimula. Lugi na. So, yun mga ka-venture ha. Magplano para piso. Yan, mga tip yan mga ka-venture. So, letter D. Kung okay na, saan mo ba ilalagay ang negosyo mo?
sa bahay mo lang ba? Kukuha ka ng pwesto o doon sa kanto o kansaan. So, kailangan mo na naman ng alamin mo talaga. So, yun ang tawag na pagpaplano. So, ibig sabihin planchado na. Nasagutan mo na lahat ngayon. Okay na. Sabi na lahat na piso na. So, papasok ang step number 3, mga kabinchor. So, mag-isip ng pangalan ng negosyo mo. Siyempre, kailangan mo ng trademark. Ibig sabihin, kailangan mo ng pangalan. So, kasama doon yung logo. Gawa ka ng logo. Pangalan. Related din doon sa negosyo mo or sa sarili mo. Kasi, apelido mo lang. Yung mga tips ng madaling mga negosyo eh. Apelido mo lang. Example, Arsenal. Arsenal Printing Services. So, yun mga kabinsura. Mersol Printing Services. Pangalan ng anak ko yun, mga kabinsur. So, parang ganun. Tips lang yan, mga kabinsur. Maximum. Yun, mga kundin. Maximum Transport Services. Okay. Depende na sa iyo yun, mga kabinsur. Oh, so, yun, kabinsur, step number 3. So, step number 4, magparehistro. Pumunta ka na kagad sa DTI, magparehistro ka muna doon. So, yun mga kabinchor, step number 4 yun ha. Magparehistro sa DTI. Ibig sabihin DTI, Department of Trade and Industry. So, yun mga kabinchor, mga small business lang ito. Pwede ka doon. Simple lang mga kabinchor. 7 step lang ito mga kabinchor, napakasimple. So, number 5 step, mga kabinchor, pagdating example pala kabinchor sa DTI, so kung ano naisip mong plano, pangalan, pwedeng palitan yan doon, di-approve ng DTI kasi kung may kaparehas ka mga kabinchor ng pangalan. Kumbawa may kapangalan ka na, ano, example, Arsenal, may kapareho. So, mga kabinchor, hindi ka pwede doon kasi kailangan unique, wala kang kaparehas, ibig sabihin. So, step number 5, mga kabinchor. After mo doon sa DTI, ay punta ka na sa barangay. So, magparehistro ka mga kabinchor doon sa barangay. So, kung saan ka man, magnegosyo. So, parehistro ka doon. Yung pangalan mo, dalhin mo doon. Yung galing DTI. So, yun mga kabinchor. Step number 6. So, step number 6 tayo. Magparehistro sa munisipyo. After doon sa barangay, DTI, barangay, so punta ka na sa munisipyo. So kung anumang requirements na mayroon ng munisipyo nyo, abay sundin mo. So yun, papaliwanag sa'yo doon. Ano bang step-step, ano ba rin ang kailangan mo doon? Yung Bureau of Fire, CCTV, so pindi sa roles ng barangay mo yun. So, yun talaga mga kabinchor, yung magnegosyo. So, prepare ka dapat sa mga ganyan mga kabinchor. So, madali lang yung kabinchor. After sa munisipyo, tuturuan ka doon din. May mga process, mga step 1, step 2 din yan doon. Tuturuan ka, may mga medical pa yan doon. Tuturuan ka mga kabinchor. At, yun. At ang pang step number 7 mga kabinchor, at kung nakakuha ka na ng business permit na tinatawag, sa munisipyo, aba yung pinakadabis na ano dyan mga kabinchor, BIR naman mga kabinchor, rehistro mo doon yung pangalan mo sa yung sa business mo, kung ano ba talaga. Punta ka doon kasi baka mamaya ang bibili sa'yo eh, maghanap ng resibo. So, wala kang resibo. O, mga kabinchor. So, yun mga kabinchor. Sana na makabigay ako ng kunting aral or tips kung paano ka magkaroon ng negosyo. So, pwede ka nang tawagin doon businessman o businesswoman. Dahil owner ka doon eh. Kasi ikaw may ari doon eh. Hindi lang manager, CEO pa. Presidente. O, di ba? Madali lang. So, yun mga kabinchor. So, mga kabinchor, maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan ulit, subscribe lang. Marami tayong video, maraming klase, survival, nandito na lahat. Jack of all trades tayo mga kabinchor, kahit ano lang, basta may aral na mapupulot, banat. Mga kabinchor, sa totoo lang mga kabinchor, minsan ako rin natututo din dito. At siyempre,
Yung mga research ko, mga kabinchor, eh, siyempre, natututo rin ako mga kabinchor. So mga kabinchor, shout out na tayo. So, okay, shout out sa ating mga idol dyan na mga strike anytime, anywhere. Malulupit na frontliners, mga kabinchor. Ang ating mga force reconnaissance marines, mga kabinchor, sa Philippine Marine Corps. Ta malulupit yan kahit saan pwede yan. At ang ating ganun din mga kabinchor, ang ating mga Navy so yung Napsog malupit din yan mga kabinchor, at yung Air Force ispaw nila mga kabinchor. Ang ating Army, napakaraming special forces dyan mga kabinchor, Ranger, SF, Scout Ranger, SF, Special Forces na tinatawag, LRR. So yun mga kabinchor, malulupit din yan. At sa ating mga kapulisan mga kabinchor, mga idol natin din dyan, mga SASAP, Special Action Force, sa SWAT mga kabinchor. So may mga kaibigan din tayo dyan mga kabinchor. Siya sir, stay safe lang kayo lahat sir. At kaming mga normal na mamamayang Pilipino, umaasa kami sa inyo mga sir. So kung wala kayo, paano na lang kayo mga sir. At sa ating ding mga idol dyan na sa Philippine Coast Guard mga kabinchor, sa Special Operations Forces din ng Coast Guard mga kabinchor. So marami rin tayong mga kaibigan dyan mga kabinchor. Yon, sila Sir Cordero mga kabinchor. So yon, kaibigan natin dyan. Yon mga kabinchor, sila Sir Abilido. So stay safe kayo dyan sir. Kabinchor, thank you for watching. Ulitin ko mga kabinchor, please naman, subscribe naman. Subscribe, kasi mga kabinchor, sa totoo lang mga kabinchor, hindi naman sa pagano eh... Sana madagdagan yung subscriber natin para marami pa tayong mapag-share ng knowledge mga kabinchor. So, share nyo kabinchor para maraming makapanood at marami ring maishare natin ng knowledge mga kabinchor. At like din dyan kung paminsan-minsan. Kung may mga comment kabinchor, may suggestion. So, jot down lang sa comments doon mga kabinchor. May baba. So, iyon mga kabinchor, pag nag-subscribe, don't forget to click the notification bell. So, para lahat ng video natin, updated kayo mga kabinchor. So, thank you mga kabinchor. Baka makalimutan ko yung anak ko mga kabinchor, si Crisanto dyan, si Mersol, si Kuya LJ. Okay, si pinakamamahal kong asawa, si Marisol. Mga kabinchor, shout out at si tatay, saka si nanay, si mama, lahat ng pinsan ko, lahat ng kamag-anak mga kabinchor. Okay, salamat, bye bye.